nandang umaga po mga kababayan. Ngayon po ay araw ng Linggo, ika-apat po ng September 2022. Mga kababayan, mga kabarangay, pag-usapan po natin ang nagpapanahong isyu. Ito po ay may kaugnayan sa balita na di umano pinag-uusapan ngayon sa Kongreso ang pagpasa ng isang batas na nagbabalik ng parusang kamatayan sa mga karmal-dumal na krimen sa ating pong bansa. Mga kababayan, mga kabarangay, mga kapatid, napapanahon po ito sapagkat alam po natin ngayon na tila baga bumabalik na naman ang mga karmal-dumal na krimen pagkatapos na bumaba sa pagiging pangulo ang dating presidente na si P.R. Arde. Ayon nga sa mga obserbasyon ng iilan, nawawalan na muli ng takot itong mga gumagawa ng karmal-dumal na krimen sapagkat bago ang ating pangulo. Kaya nga merong mga iilan nating kababayan na sinasabi na dapat gamitin ng bagong pangulo na si BBM ang kamay na bakal. Mga kababayan, mga kapatid, mga kabarangay, ang isyu po sa ngayon ay kung dapat nga bang ibalik ang parusang kamatayan. Sa atin pong palagay, mga kababayan, dapat po na ibalik ang parusang kamatayan ng sagayon po na ibsan ang mga karmal-dumal na krimen sa ating bansa. Alam po natin na mayroon tayong mga iilan mga kababayan na kung tawagin natin ay moralist na tutol sa pagbabalik ng parusang kamatayan sapagkat di umano ayon sa kanilang paniniwala, una ang sapagkat ang Diyos lamang ang tanging may karapatan na kumuha ng buhay ng isang nilalang gaano man ito kasama. At pangalawa din po ang sinasabi nila, ayon sa kanilang pag-aaral, hindi po naging hadlang sa paggawa ng karmal-dumal na krimen ang parusang kamatayan. So, ibig po sabihin, ito ay useless na paraan sapagkat hindi po ito epektibo. Ang kanila pong sinasabi, dapat gumawa ng ibang paraan ang ating pamahalaan. Halimbawa po, pagbutihin ang pamamahala lang sa gayon, maiwasan gumawa ng mga karmal-dumal na krimen ang ating mga kababayan. Halimbawa po ang pagpapatupad ng batas sa bahagi ng mga kinauukulan. Yan po ang kanilang mga sinasabi. At isa pa pong objection dito, mga kabarangay, yung sinasabi po nila na kalimitan ang napaparusahan ng kamatayan ay itong mga mahirap lamang
na sinasabi po na nawalang kakayahan na umupa ng mga dekalidad na abogado na magtatanggol sa kanila sa korte. Well, pag-usapan po natin ang mga nababanggit na isyo. Una po dyan, sinasabi, halimbawa, sapagkat Diyos lamang o Diyos ang lamang ang nagbigay ng buhay, kaya Diyos din ang may karapatan na kumuha ng buhay gaano man kasama ang isang nilalang. Ano po ang masasabi natin dyan, mga kababayan, mga kabarangay? Well, tayo po ay hindi naniniwala sapagkat kung pagbabasihan din po natin ang Biblia, alam po naman natin na mayroon pong pangyayari sa Biblia na pinaglalatigo ni Kristo ang mga nagtitinda sa simbahan. Ang sabi niya, sinasalaula ninyo ang tahanan ng aking ama. So ano po ang implication niya? Hindi po God does not exclude force in the enforcement of His commandments. Yan po ang ating paniniwala. Bakit po? Sapagkat binigyan po tayo ng talino ng isip ng Diyos upang gamitin, upang alamin kung ano ang masama at mabuti. Ngayon, kung ikaw ay gumawa ng isang kasamaan, may katumbas kang kaparusahan. Sabi nga, at ito po ay nasasaad din sa Biblia, ngipin sa ngipin, mata sa mata. So, kung ikaw ay gumawa ng karumal-dumal na krimen, dapat kang parusahan ayon sa kaparusahan na natatakda sa iyo. Ang mga tao po ay ang ating pamahalaan po ay itinatag ng Diyos sa lupa. So kung ano ang inaakalang tama bilang mga leader, yan po ang pinatutupad ng Diyos dito sa lupa sa pamamagitan ng kanyang mga itinalagang leader. Kaya po ay dapat lamang mangalawa po ang sa in the side of politics o sa political na pamamahalaan po, may karapatan po ang gobyerno o ang pamahalaan may pagtanggol ang kapakanan ng mamamayan under the police power of the state. So kung itong tao po na ito ay nagsisilbing mapanganib sapagkat ito ay mapatay, dapat lamang po na siya ay patayin upang matiyak ang kaligtasan ng higit na nakakarami. Sabi nga, pag alam niya na pag ginawa niya ang isang bagay may kaparusahang kamatay at kamatayan, hindi po sabihin he has waived his right to live. So yan po ang ating paninindigan, mga kapatid, mga kababayan. Kaya tayo po ay pabor na ibalik. Pangalawa po dyan, we believe it is an effective deterrent sapagkat ang isang tao po kung alam niya na pag ginawa niya ito, itong karumal-rumal na krimen na mayroong kakibat na kaparusahan, na kamatayan, magsisilbing ito ay takot, magkakaroon siya ng takot upang huwag nang gawin kung nais pa niyang mabuhay. At
under the ordinary instinct of people to live. So hindi po niya gagawin, matatakot siya, dahil alam po niya na kung gagawin niya, magpaparusahan siya ng kamatayan. So ang ibig po sabihin, mga kababayan, mga kapatid, ito po ay magsisilbing palakid para sa kanya na gumawa ng krimen na karmal-dumal. Kung wala pong kaparusahan kamatayan, gagawin po niya ang gusto niya, sapagkat alam niya hindi siya mamamatay dahil wala namang kaparusahan kamatayan, katulad ng nangyayari sa kasalukuyan na kaliwat kanan ang mga pagkidnap, paggahasa at pagpatay sa mga inosente nating mga kababayan. So kung hindi man ganap, pero malaking kabawasan po ito. So pangalawang issue po, ang sinasabi niya, paghalaga na tanging kamatatanging mga mahirap nating kababayan ang naparusahan, sapagkat wala pong kakayanan na magbayad ng likalidad na abogado. Hindi po tayo naniniwala sa ganyan pong paniniwala. Yan po ay fallacious belief. Sapagkat una po dyan, hindi po totoo na ang batas ay para lamang sa mayayaman. Kung wala pong kakayahan na magbayad ng abogado ang isang akusado, mayroon po tayong public attorney's office. Magagaling po yan. Magagaling po ang mga abogado dyan. So ang ibig sabihin, kahit walang pera ang isang akusado ng isang sinuscribe, siya po ay may pagtatanggol sa korte, can be effectively defended in court through the public attorney's office. Ang sinasabi po nila, hindi magagaling. We don't believe, sapagkat mga eksperto po ang mga power lawyers. Araw-araw po yan ang kanilang ginagawa sa korte, magtanggol sa mga akusado na wala pong kakayahang magbayad ng abogado. Ngayon sinasabi niya baka mabili. Well, admittedly, pwede pong mangyari yan. Minsan ay hindi maiwasan, but we believe yan po ay exceptional case. Kung mangyari man yan, once in 100 or once in 1,000. Pero under ordinary circumstances, hindi po totoo yan. Pangalawa, under the constitution po, capital offense o capital punishment, which is death penalty or life imprisonment, ay nire-review po yan automatically ng Supreme Court. Kahit na hindi nag-aapila mismo ang akusado, automatic po yan na yung ganyang mga decision ng lower court imposing death penalty or life imprisonment is elevated to the Supreme Court for automatic review. So ang ibig po sabihin yan, nakikita po yan ng Supreme Court kung tama o mali ang decision ng paghatol ng kamatayan. So pagdating po sa Supreme Court, alam po naman natin yan,
15 Justices, 1 Chief Justice and 14 Associate Justices, because the review is in bank. So ibig po sabihin dyan, masisigurado po under all circumstances na masisilip kung tama o mali ang desisyon ng paghahatol ng parusang kamatayan. So very safe po yan. Ibig sabihin, kung yung kinatatakutan natin na kaya nagkaroon ng desisyon dahil mali ang pagpataw ng parusang kamatayan, makikita po yan sa Supreme Court. Ngayon, sasabihin, kasi talagang hindi magaling ang abogado, ay talagang ang makikita lamang ng Supreme Court ay kung yung anong to napatunayan sa korte, ay wala po tayong magagawa. Talagang ganun po ang sistema. Pero hindi po nangangahulugan na dahil dyan, hindi na po tayo o mawawala na po tayo ng tiwala sa sistema ng hustisya sa ating bansa. So, yan po ang ating paninindigan, mga kababayan, mga kabarangay. Dapat po sa ngayon, may sabatas ang parusang kamatayan. Nang sa ganon, maibsan po ang mga kanang kaliwang krimen na nangyayari sa ating bansa. Inaasahan po natin na sa kongresong ito ay maipapasa na ang parusang kamatayan. Nang sa ganon po, kahit papaano, maibsan ang mga nagkaganap na krimen sa ating bansa, mga karumal-dumal na krimen. Ano po ang dapat na patawan ng kaparusahan ng kamatayan ng mga krimen? Ito pong murder, itong rape, itong drug posing, ito pong plunder, pang lulustay ng pera o pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ito po ay mga krimen na dapat patawan ng kaparusahan ng kamatayan. Nang sa ganun po, mga kabarangay, mga kaibigan, mga kababayan, kaibsan, kung hindi man ganap na mapigilan, at least mabawasan. At malaking ang ating pong paniniwala, malaki pong kabawasan ito. Siguro mga 90% ay mga gumagawa